i-prepare na ang ating pan. Ilagay na natin yung olive oil. Tapos, igisa natin yung garlic. Chopped garlic. Mga 1 to 2 minutes na paghalo. Ilagay na natin yung canned tuna. Kasama nung kanyang oil. Kaya kaunti lang yung olive oil na nilagay natin una dahil yung mismong canned tuna ay may oil na. Yun yung gagamitin natin. I-season natin ng black pepper tsaka kaunting asin. Haluin lang natin hanggang sa mag-evaporate ng kaunti yung sabaw ng tuna. Pagkatapos, ilagay na natin yung drained na mushroom. Hindi na natin isasama yung sabaw o yung brine. Hintayin lang natin mag-isang mabuti yung lahat ng sangkap hanggang sa maging dry ang mixture. Pagkatapos niyan, pwede na nating ilagay yung all-purpose cream. Tapos haluing mabuti. Pwedeng dagdagan ng tubig kung masyadong malapot ang sauce, katulad nito. Kaya dadagdagan natin ng tubig. Kaunti lang naman. Mga 1-2 tablespoon. Kapag kumulo na, ilagay na natin yung parmesan cheese tsaka yung parsley. Tsaka haluin. Parmesan cheese, haluin. Isunod na natin yung parsley powder para sa flavor at aroma. Huwag masyadong madami yung ilalagay natin kasi baka maglasang gulay. Pwedeng dagdagan ng paminta ayon sa ating panlasa. To taste na lang yung paminta. Pagkatapos haluin, alisin na natin sa apoy at iset aside muna natin. Meanwhile, habang nagigisa tayo, nagpakulo na ako ng tubig para sa pasta. Lagyan natin ng asin, yung mga handful, ganun kadami, para ma-season yung ating pasta. Ilagay na natin ng dahan-dahan ng pasta. Pwedeng haluin para hindi masunog yung ilalim. Mga 8 to 9 minutes yung cooking time ng pasta natin. After ng cooking time ng pasta, i-on ulit ang heat ng sauce para sabay natin silang lutuin ng pasta. Haluin lang natin hanggang sa ma-absorb ng pasta yung sauce natin. Pwedeng dagdagan ng pepper ayon sa taste ninyo. Ready to serve na ang ating quick and easy carbonara. In 30 minutes lang yan, kayang-kaya nyo itong gawin, lalo na kung may biglaang bisita o mag-request yung mga kids.